Hi guys, my name is Grace and welcome to my YouTube channel. Okay, so today's video guys, ito yung ginawa kong makeup look. Ayan. So, perfect ulit siya pang party or pag hindi naman pamalengke. Kung may ate ng kayong mga events na darating ngayong taon na to, pwede nyo siyang suotin. Medyo fiery na eyes, tapos yung lips medyo sobrang simpleng lips lang, yung liquid lipstick na ginamit ko. Yeah, kung gusto mo makita kung paano ko siya ginawa, then please keep on watching. Okay, so as you can see guys, tapos ko na ang aking eyebrows. Inuna ko na yung aking eyebrows. Naglagay na din ako ng primer sa aking face. Ang ginamit kong primer is this one. Ito yung Freedom Pro Studio Oil Control Base Primer. Yan, nakikita nyo naman na meron na din akong tape sa edges ng aking eye. So, for the palette today, ang gagamitin ko is this one. Ito yung Wet n Wild Color Icon palette. And this is the Rose in the Air. So, ito yung itsura niya. So, first, kukunin ko tong warm shade na to as my transition shade. So, medyo may fall out ng konti ang eyeshadow. So, wina-warm up ko lang ang aking crease. Guys, ang ganda ng palette na to, guys. Alam niyo yung kulay niya. Parang, alam niyo yung Anastasia Modern Renaissance na palette. Parang dupe niya yun. Maliit na version nga lang ito. Sobrang liit lang niya. Maganda rin siyang pang travel. Kaso ang pangit lang, wala siyang salamin. So, kailangan mo talagang magdala ng separate na salamin kung dadalhin mo siyang mag-travel. Dahil wala siyang salamin. Ayan. So, na-warm up ko ng aking crease. Then next, gagamitin ko na din itong brush na to. Kukunin ko tong shade na to. Para siyang orange na kulay. So, papatong ko siya sa aking transition shade. Gustong-gusto ko nang naglalagay ng tape, guys. Kasi ang ganda ng ng finish ng eyeshadow. Ayan. So, pinatong ko lang siya dun sa transition shade ko. Ganyan. Ayan, and then next, medyo may madaming kickback yung eyeshadow. Okay, so next, gusto ko ding ipatong itong medyo dark na shade. Para siyang cranberry na kulay. So, gusto ko din siyang ipatong. So, patong na din natin siya dyan. Ayan, so para maganda yung effect ng eyeshadow. So, blend yun lang ng maigi para maganda yung transition ng mga kulay. So, next, gusto kong kunin tong kulay na to. Para siyang meron konting shimmer. Ilalagay ko lang siya sa aking outer V. So, hindi ko na siya i-blend sa aking crease. Sa outer V lang. Ganyan. So, ganito lang yung ginagawa ko. Sa outer V ko lang siya nilalagay. Parang hindi naman ata makita yung kulay na to. Hindi siya masyadong kita. Ayan, pero kasi parang kakulay din siya nung nung dark shade nung nilagay ko. May shimmer lang siya ng konti. So, parang hindi siya makita. Parang gustong kumuha ng mas dark na kulay kasi hindi siya makita. Wala kasing, ang pangit lang dito sa eyeshadow na ito, guys. Wala siyang black. So, kukunin ko sana yung black, pero wala siyang black. So, kunin na lang natin tong brown na to. Tingnan natin kung makikita siya sa aking outer V. Kung hindi siya makita, bahala na. So, pinatong ko na din siya dun sa shimmer na kulay kasi hindi ako masaya dun sa shimmer na pinatong ko sa aking outer V. So, try natin to mas dark. Ayan. So, medyo nakikita na siya. So, okay na yan. So, ipatong ko na lang siya dito. Parang hindi ko siya makita. Anyway, okay na yan. Okay, so kukunin ko tong shade na ito. Ayan. Para siyang champagne
color. So, ilalagay ko siya dito sa aking inner half. Inner half ba tawag dito? Sa inner corner. Parang ganyan. Sige, dagdag pa more. Parang hindi siya masyadong nakikita. Wait. Kukuha nga ako ng aking Mario Badescu na facial spray. Try natin kung mas pigmented siya kapag na-sprayan yung brush. So, try natin. Ayun naman pala yung kulay. Ayan, nagpakita na siya. Ayan. Ayan, nakikita nyo na yung kulay, di ba? Kasi medyo basa yung brush ko. Nag-spray ako ng Mario Badescu. So, magdadagdag ako ng konting brown na ginamit ko sa aking outer V. I-blend ko lang siya dito. Ayan. So, para maganda yung pagkaka-blend, maganda yung transition nila. Parang ganun. So, balik ako dito sa blending brush na ginamit ko kanina. Kukunin ko ulit tong parang orange na kulay. Tapos, padadaanan ko lang siya dito. Ayan. Para mawala yung medyo harsh line. Ayan. O, diba? Okay, so, babalik tayo dyan mamaya sa eyeshadow palette na yan. Maglalagay lang ako ng eyeliner o gel liner. This is from LA Girl. Ayan. So, lagi ko itong ginagamit, guys. Kasi gustong-gusto ko din tong gel liner na to. So, kukuha lang ako ng angled brush. So, maglalagay ako ng wing. Ay, ang daming fallout ng eyeshadow, guys. Ayan, no? Nakikita ko. Ang dami. Ayan, tinanggal ko na yung tape. Bakit parang hindi naman siya nag-wing? Ba't ganun? Magdagdagan na nga natin ng ano, ng gel liner para kasi hindi siya nag-wing eh. Hindi siya masyadong mataas. Hindi yan yung in-expect kong ano, kalalabasan ng pag-wing. So, dagdagan natin. Gusto ko yung medyo matulis. Ayan guys, as you can see, tinanggal ko na lahat ng fallout sa aking under eye area and I also put my eyelashes. So ayan, naglashes na din ako. So next, gagawin ko ng aking face. So naglagay na ako ng primer kanina. So let's move on to foundation. So gagamitin ko tong Maybelline Superstay 24-Hour Full Coverage Foundation. Ang shade ko dito is Caramel Beige. So kukuha lang ako ng 1.5 pump. As you can see guys, itong foundation na to, sobrang fit niya. See? So, ilalagay ko lang siya sa aking face. Dot lang muna, ganyan. Ang ganda ng foundation na to guys, sobrang paborito ko itong foundation na to. Yung coverage niya talaga, walang patalo. Ganyan, ang bongga. Coverage. Alam nyo na yan. Sinabi ko yun doon sa video ko noon nung ginamit ko tong foundation na to. Sobrang bongga ng ano, coverage. Ayan. Tingnan nyo naman yung coverage niya, best. Ang bongga. Ayaw magpatalo. Ganda ng coverage, no? Tingnan nyo naman. Ay, Diyos ko. Para kang ano, talagang tatakpan niya lahat yan. Kung ano mang gusto mong takpan. So,
sobrang bilib na bilib ako sa coverage ng foundation na to. Ito na siguro yung pinaka ano. Alam niyo sa drugstore, ito na siguro yung pinaka full coverage na foundation na meron ako. Ang ganda. Diba, tinakpan niya lahat ng ano ko kasi may mga redness din ako dito sa aking face. Yung mga ano din, parang pimple scars, ganyan, tinakpan niya yan. Oh, diba, tingnan niyo naman. Oh my God, guys. Instant kinis. Diba, yung foundation. Okay, so maglalagay ako ng concealer. I will be using tong Revolution Conceal and Define Concealer. This is in a shade C8. Guys, kung hindi nyo siya, kung nandito kayo sa UK, mabibili nyo siya sa revolution.co.uk ba yung website niya? Revolutionbeauty.co.uk. Sa Philippines, guys, sa Shopee.ph, may nagbibenta ng Revolution doon. So, kung trip nyo tong gamitin o itry, ayun, tingin kayo doon sa Shopee.ph kasi ang alam ko hindi pa available yung Makeup Revolution, yung website nila sa ano, sa Philippines. So tingin kayo sa Shopee. May na mga nagbebenta doon. Sa noo ko din galagay ako. Ayan, konti lang. So i-blend natin siya using the same sponge. Alam niyo naman itong sponge na to ay gustong-gusto ko talaga. Para sa akin na, kasi alam ko, nagkaroon na ako ng ano, ay! Lagyan yung false lashes ko ng concealer. Hala, nalagyan yung false lashes ko. Anyway, yun na nga yung sinasabi ko. Ano ba yung sinasabi ko kanina? Kalimutan ko na. Ayun nga, ito nga ang sponge. Ayun, naalala ko na. Itong sponge na to, ano, para sa akin, tama lang yung ano niya, yung lambot at tigas niya. Tama lang sa akin. Ayan. Oh my God. Tingnan nyo naman. Hala, mukha na akong manikin. Sobrang full coverage ng mga product na ginamit ko. Hala. Dahil sobrang full coverage na mga ginamit ko. Yung concealer din, guys, so full coverage din siya. Ayan, okay. So, next, hindi ko na isiset yung concealer ng different powder. So, gagamitin ko na lang itong, ano, LA Girl na Pro Face HD High Definition Matte Press Powder. This is in a shade Soft Honey. So, kukuha lang ako ng brush. So, isiset ko lang yung face ko using itong powder. Ayan. So, konti lang para hindi masyadong mag-cake yung foundation kasi at saka yung concealer kasi full coverage na nga sila. So, konti lang. Ayan. Balik na ako dito sa eyes. So, mamaya ko natatapusin yung aking face. Babalik muna ako dito sa eyes. Dito sa palette na to. Okay, so, gagamitin ko tong transition shade na ginamit ko kanina. So, lalagay ko lang siya dito sa aking under eye o sa aking lower lash line. So, i-smoke out lang natin ng konti ang ating lower lash line. Okay, so next. Ano ba yung ginamit ko kanina? Ito. Itong shade na to. Lagay ko din dito. Patong ko na din sa transition shade. Parang lahat ng ginamit ko sa aking crease, ayun yung gagamitin ko sa aking lower lash line. So, papatong-patong lang natin yung mga ano, shades or eyeshadows na ginamit ko. Okay, so next, ito ng cranberry color. So, patong na din natin siya dyan. Okay, Allah. Allah, ano na nangyari, best. And then, kukuha lang ako ng blending brush. At i-blend lang natin siya ng konti. Para ata na sobrahan ko yung ano, yung lower lash line. Wait nga, ano nangyari dyan? Ayan. Parang nasobrahan ko ata para na akong may ano,
ang tawag dito, parang mask. Nasobrahan ang ating lower lash line. So, ayusin natin yan. Okay, so okay na yan. Maglagay na tayo ng eyeliner, brown eyeliner. This is from NYX and this is the Tress Jolie eyeliner or gel liner. So, maglalagay ako sa aking waterline. Okay. And then, maglalagay ako ng mascara sa aking lower lashes. I'm using this L'Oreal False Lash Sculpt Mascara. Paborito ko to sa aking lower lashes. Ayan. Naglagay na ako ng mascara. Then, let's go back to the face na. I-contour ko na ang aking face. So, ang gagamitin ko is this one. This is the LA Girl Pro Contour Powder. Ayan. Diba? And then, i-contour na din natin tong side ng ating face. So, ang gagawin ko, hindi ko lalagyan yung pinakagitna. Dito lang sa gilid. Para lang mukhang ano, maliit yung aking face. Napaliit ko lang yung aking face. Alam niyo yun? Ayan. Ganyan. Konti lang. And then, syempre, ang ating jawline. Dahil marami din tayong fats dyan. Takpan natin yan. Ayan. And then, i-contour na din natin ang ating nose. Lahat na. Kailangan i-contour. Ang ganda nitong pang-contour na to, guys. Perfect siya na pang-contour. Para sa akin na, yung shade ko. Ayan, perfect para sa akin na pang-contour. Ayan, alam niyo naman ako, gustong-gusto ko na mag-contour. Kasi kailangan ko nga talaga kasi yan. Dahil yun naman matangos ang aking nose. Ayan, so, sobrang contour naman ang aking nose. Sobrang, hala! Sobra na ako sa contour ng nose. So, i-blend natin siya pababa. Like that. Ibaba natin ng konti. Dahil sobrang line naman yan. Ayan. So, pag nasobrahan ka ng ano, nasobrahan mo yung nose contour mo, ganyan, i-blend mo siya pababa. Na ganyan. I-spread mo siya. Yung nose. Like that. So, diba? Okay. Ayan. So, next, maglalagay ako ng blush. Ang gagamitin ko is from Wet n Wild. Ito yung Color Icon blush. This is in a shade Mellow Wine. Ito yung paborito kong color o yung paborito kong blush from Wet n Wild. Kasi maganda yung kulay niya, guys. Sobrang pigmented niya. Pero okay lang. Huwag mo lang damihan. Maganda yung kulay niya. Diba? Parang ano siya, kahit anong skin tone mo, maganda para sa'yo. Alam niyo yun, hindi siya pang mestiza o hindi siya pang, ano lang, pang morena. Para kahit anong skin tone mo, guys, magagamit mo. Diba? Maganda sa'yo, bagay. Diba? As you can see. Ayan. Okay, next, maglalagay ako ng highlights. This is the Maybelline Master Chrome Highlighter. And this is in a shade Molten Gold. Ito ba yung pinaka-dark? Hindi ko alam, hindi ko na matandaan. Ito ba yung pinaka-dark na, ano, na color? But anyway, ito yung gagamitin ko. Kasi ito, parang ito yung nag-work sa aking skin. Skin tone. Ayan. So, gamitin natin yan. And then, konti din dito sa nose bridge. Yan. Para kunyari, ano, matangos. Ganun. Yan. At syempre, alam nyo na yan. Lagi naman akong naglalagay sa aking inner corner.
para ma-brighten up ang ating eyes. And then, of course, ang aking brow bone. Yan. Diba? Ayan. Okay, so, liquid lipstick. Ang gagamitin ko is this Wet n Wild Megalast Liquid Catsuit. And this is in a shade, Give Me Mocha. So, i-shake lang natin ng konti. Maganda tong kulay na to, guys. So, gusto ko tong shade na to. Ayan. So, we are done. So, let me just finalize this look and I'll be back. Alright, so I am back. This is the final look. Ayan. So, ito na yung finished look natin. So, sana nagustuhan nyo tong video na to at nag-enjoy kayo at sana meron din kayo nakuhang idea kung paano nyo gagawin yung makeup ninyo at paano magkamali, katulad ko, diba? Tsaka lahat ng ginamit kong products, guys, ilalagay ko siya sa description box so you can always check that out. Lahat ng ginamit ko, guys, madali lang siyang hanapin. It's all from the drugstore. So, yeah. Kung meron kayong questions or request video, guys, comment nyo lang sa baba, okay? And if you haven't subscribed to my channel, please click the subscribe button down below and I hope to see you in my next video. Bye!